Inanunsyo ng isang warisan member of the parliament na dapat hikayatin ng gobyerno na itigil na ng Pilipinas ang pag-angkin sa estado ng Sabah sa lalong madaling panahon. Anya, hindi lang dapat puro pangako ang pamahalaan dahil paparating na ang halalan. Ayon kay Asis Jaman, nakalulungkot anya dahil umabot na sa 58 taon ang naturang isyu at hindi pa rin ito nalulutas hanggang ngayon. Sinabi rin ni Asis na ang nasabing isyu ay madalas na nababalikan kapag gaganapin ang halalan sa estado ng Sabah. Dagdag ni Asis, kailangang patunayan ng gobyerno ng Malaysia na ipagtatanggol ang karapatan ng Sabah tulad ng ipinapahayag ng mga pinuno nito. Bukod dito, nananawagan rin ito sa gobyerno na i-maximize nito ang kanilang mga defense asset upang mapigilan ang mga ilegal na dayuhan na makapasok sa Sabah. Sinabi niya na marami mga nakatagong ruta ang nagpapadali pa rin anya sa mga undocumented na mga imigrante na makalusot sa bansa. Matatandaan na ang kontrobersya na pag-angkin sa Sabah ay muling binuhay noong Hulyo ng nakaraang taon nang sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Loxin Jr. na ang Sabah ay hindi sa Malaysia. At kalaunan ay sinabi noong August 31 na bubuhayin niya ang North Borneo Bureau sa Foreign Ministry na tutuon sa pagsisikap na muling makuha ang Sabah. Matatandaan rin na ang Maynila ay gumawa ng kauna-unahang opisyal na pagtatangka para kunin ang soberanya sa estado ng East Malaysia noong Hunyo 1962, noong ang Sabah ay isang British Crown Colony. Ang pag-angkin ng Pilipinas ay batay sa pagpapahayag nito na ang soberanya sa teritoryo ay nananatiling nasa Sultanate ng Sulu na noong una ay may soberanya sa mga bahagi ng Hilagang Borneo. Samantala, sinabi ng Malaysia na ang Sabah ay naibigay sa North Borneo Company na kalaunan ay nai-handover control sa British government.